Isa ka bang manlalakbay na mahilig umakyat sa mga bundok? Isang paalala lang kaibigan, maghunos dili ka sa mga inaakyat mong bundok at sa mga yungib na pinapasok mo. Dahil baka hindi mo namamalayan na may nagambala ka na pala. Katulad ng nangyari sa isa nating kababayan. Pangyayari noong kabataan niya, namuntikan pa nitong ikamatay. Kaya't pakinggan natin ang mga kaganapan noong panahon niya. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Tawagin na lang natin sa pangalang si Betong. Taong 1961, sa Riyaya, Quezon. Noong mga panahong ito, isa sa mga nakahiligan noon ng binata ang umakyat sa mga matatayog na bundok. At isa na nga rito ang bundok ng Banahaw. Ito ang bundok na pinakaasam ng binata na gusto niyang akyatin. Sa mga hindi po nakakaalam, ang ibang bahagi ng Mount Banahaw ay nakaharap sa bahagi ng Quezon Province. Naayon sa mga lokal na naninirahan malapit sa bundok na ito. Noon pa man daw ay napakahiwaga na ng lugar na iyon. Tinagurian rin ang bundok na ito bilang sagrado dahil sa paniniwalang binabalot ito ng hiwaga. Gaya ng mga nilalang na hindi pangkaraniwang nakikita ng mga ordinaryong tao. May lamang lupa, engkanto at aswang. Subalit alam nyo ba, sa tuwing sumasapit ang panahon ng Kwaresma, napupuno ng mga tao ang bundok Banahaw dahil sa mga manlalakbay, antingero, magmumutya at mga bertudes na naniniwalang dito sa lugar na ito. Dito nila matatagpuan ang mga pananggalang na kanilang hinahanap. Gayunpaman sa labis na pagnanais nitong si Betong, inalam ng binata ang mga bagay-bagay sa bundok na nais niyang akyatin. Ayon rito, masyado raw interesante ang lugar na iyon para sa kanya. Bukod kasi sa maganda ang bundok Banahaw, interesado rin ang binata sa kung ano bang hiwaga ang nasa loob ng gubat na ito. Kung kaya naman, naisipan ni Betong na magtanong-tanong sa mga lokal na naninirahan sa paanan ng bundok. Subalit ayon sa nakalap nitong impormasyon sa matatandang naroon, hindi raw biro ang mga naninirahang nilalang sa matayog na bundok ng Banahaw. Dahil naglipa na raw doon ang mga engkanto, lamang lupa, elemento at mga aswang. Hindi man raw kapani-paniwala, ngunit marami nang nakapagpatunay sa hiwaga ng bundok Banahaw. Kasama na riyan ang mga pinaglaruan at inakit ng mga hindi pangkaraniwang nilalang na sa kalaunan ay dinadala sa ibang dimensyon. Dahil sa narinig ng binata sa mga residenteng naroon, nagkaroon tuloy ito ng agam-agam sa kanyang isipan. Bagamat laking syudad itong si Betong sa isang bayan sa Quezon, may pagka-ignorante naman ito sa mga bagay-bagay sa kanyang paligid, lalo na sa mga liblib na baryo sa paanan ng nasabing bundok na hindi basta-basta naniniwala sa mga sabi-sabi lamang ng ibang tao. Sa edad kasi noon ni Betong na 21, mas pinaniniwalaan nito ang nakikita mismo ng kanyang mga mata. Samantala, mula sa kinatatayuan ng binata sa harapan ng kanilang pamamahay, tanaw na tanaw nito ang matayog na bundok ng Banahaw. At madalas itong mag-ilusyon na balang araw ay maaakyat nito ang nasabing bundok. Subalit lingid sa kanyang kaalaman, palagi siyang naaaktuhan ng kanyang ama kapag tinatanaw ang bundok ng Banahaw. Kung kaya naman, madalas din magpasaring si Mang Usteng na ama nito habang nagwiwika ng Alam ko na iniisip mo, Betong. Alam mo anak, ngayon pa lang, sinasabihan na kita. Kalimutan mo na ang pag-akyat sa bundok na yan. Sagrado ang lugar ng Banahaw.
Hindi biro ang nilalang sa loob ng gubat na yan, lalong-lalo na sa mga yungib. Paalala ni Mang Usteng. Pero tay, naiinganyo ako sa bundok ng Banahaw eh. Palagi kong ang napapaginipan yung mga nilalang sa loob niyan. Tugon na paliwanag ni Betong. Kalimutan mo na ang mga balintatao sa panaginip mo. Makinig ka sa akin dahil dito na ako tumanda. Kaya hindi na bago sa akin ang mga kwento ng mahiwagang bundok Banahaw. Kung hindi mo na itatanong anak, ang ama ko, na lolo mo, simula nang umakyat sa bundok na yan, ay hindi na kailanman nakabalik pa sa amin. At ayon sa mga albularyo, maaring inakit daw ito ng mga engkanto. Kaya naman kinain ng mga aswang. Magkakasunod na paliwanag ni Mang Usteng. Ayon sa ama ni Betong, halos isang dekada na ang nakakaraan nang mawala ang lolo ng binata sa loob ng malawak na kagubatan ng Banahaw. Isa pa sa mga binabanggit ni Mang Usteng ay ang mga nilalang na naninirahan sa loob ng kuweba, na karamihan daw sa mga iyon ay mga aswang. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy lang si Betong sa kanyang nakagawian ang magbantay ng kanilang maliit na tindahan. Tindahan ng gulay sa palengke. Halos panandalian ding iwinaglit ng binata sa kanyang isipan ang pag-akyat sa nasabing bundok. At ayon rito, may tamang pagkakataon daw para akyatin ang pinapangarap nitong bundok. Samantala, noong mga sumunod na araw, bahagya namang napanatag itong si Mang Usteng sa pag-aakalang nakalimutan na ni Betong ang tungkol sa bundok. Subalit nagkamali siya dahil noong mga panahong iyon, naghihintay lang pala ang binata na sumapit ang buwan ng Kuwaresma. Kung saan sa panahong ito, dumadagsa ang mga manlalakbay mula sa iba't ibang panig ng Kamaynilaan para umakyat sa bundok Banahaw. Magkagayon man, palihim pa rin kumakalap ng impormasyon itong si Betong sa lokal na naninirahan sa paanan ng bundok Banahaw. Hanggang isang araw, nabalitaan ng binata na may isang matandang albularyo ang nagpapabalik-balik sa bundok na iyon, kung saan ito nagsasagawa ng ritual tuwing panahon ng Kuwaresma. Sa pagtaas ng pagnanais ni Betong, inalam nito ang kinaroroonan ng matandang albularyo hanggang sa matuntun ito ng binata. Subalit hindi pa man nakakalapit sa pamamahay ng matandang albularyo, kaagad na itong sinalubong ng matanda. Habang nagwiwika ng mga katagang gumulat sa kamalayan ng binata, sabay bigkas ng, "Anong kailangan mo, iho? Isa ka rin ba sa mga manlalakbay? Aba naman, malayo pa ang buwan ng Kuwaresma." Diretsahang tanong at paliwanag ng matandang albularyo. Ayon rito, wala naman daw sa itsura ni Betong ang magpapagamot at wala rin itong taglay na negatibong enerhiya sa katawan. Ngunit batid ng matanda ang nasa isipan ng binata. Kung kaya naman, muli itong tinanong ng albularyo, "Alam kong hindi ka taga rito sa baryo namin, binata. Kaya magsalita ka kung anong pakay mo sa akin. At sa paanong paraan mo ako natuntun?" Magkakasunod na tanong ng matandang albularyo. Manong, kasi po may nakapagsabi po sa akin na kayo daw po pabalik-balik daw po kayo sa bundok ng Banahaw. Baka naman po matulungan niyo akong hanapin yung lolo ko." Diretsahang tugon ni Betong. Ayon sa matandang albularyo, suntok sa buwan ang gustong mangyari ni Betong. Dahil ang taong hinahanap nito na may isang dekada nang nawawala ay marahil dinala na sa mundo ng mga engkanto. O dili kaya ay kinain na ng mga aswang na pagalagala sa bundok. Kaya naman pinabalik na lang ng albularyo ang binata sa pinagmula nito, subalit matigas ang ulo ni Betong. Dahil malakas ang kutob ng binata na maaring baka buhay pa ang kanyang lolo. At maaaring naninirahan lang ito sa isa sa mga yungib. O dili kaya ay may misyon itong ginagampanan sa bundok ng Banahaw.
kung hindi kasi ninyo na itatanong. Itong si Betong ay nagmula rin sa angkan ng manggagamot dito sa Sariaya, Quezon. Kaya naman, malakas ang pakiramdam ng binata na buhay pa ang kanyang Lolo Ebok. At posibleng kakilala ito ng matandang albularyo. Lumipas pa ang mga araw, halos sa tuwing matatapos ang pagtitinda ng binata sa palengke, ay palihim itong pumupunta sa albularyo. Ngunit paulit-ulit lang din ang sinasabi ng matanda sa binata na bumalik na lang ito sa araw ng Kwaresma. Hindi naglaon dahil sa pangungulit ni Betong sa matandang albularyo, napilitan itong maglahad ng mga bagay-bagay ukol sa hiwaga ng bundok. Ayon rito, siya daw si Mang Sinyeng, ang isa sa mga miyembro ng samahan ng mga antingero at albularyo, na ang tanging misyon ay bantayan ng isang yungib na pinamamahayan ng mga aswang. Subalit nang malaman ni Mang Sinyeng ang ngalan ng lolo ni Betong, bahagya naman itong napahinto at napaisip ng malalim. Sa isip-isip kasi ng matandang albularyo na ang hinahanap ng binata ay ang isa sa kanyang mga kasamahan na nakatalagang magbantay sa yungib ng mga aswang. Magkagayon pa man, hindi muna inilahad ng matandang albularyo ang tungkol sa lolo ni Betong. Batid kasi nito ang nararamdaman ng binata. At alam ni Mang Sinyeng na nananabik ito sa kanyang lolo. Sa paglipas pa ng mga buwan, habang nalalapit ang panahon ng Kwaresma, nagdesisyon si Mang Sinyeng na sanayin itong si Betong sa paggamit ng lihim na karunungan. Noong unay, tumatanggi ang binata dahil sa natatakot ito sa magiging resulta sa kanyang katawan kapag nag-aral siya ng lihim na karunungan. Subalit nang ilahad ni Mang Sinyeng ang mga bagay-bagay sa larangan ng lihim na karunungan, walang nagawa rito ang binata. Dahil ayon sa matandang albularyo, iyon lang ang tanging paraan para makita nito ang kanyang hinahanap. Kailangan kasing matutunan ni Betong ang mga simpleng pananggalang para sa mga nilalang na masasalubong nila sa bundok ng Banahaw. Samantala, sa nalalabing dalawang buwan bago sumapit ang unang araw ng Semana Santa, naging puspusa naman ang pagsasanay ni Betong sa ilalim ng kapangyarihan ni Mang Sinyeng. Halos sinanay siya ng matandang albularyo sa mga pangontra laban sa mga engkanto, lamang lupa, elemento, maligno at balis ng mga aswang. Kung kaya naman, nang sumapit ang itinakdang araw ng Semana Santa, dumagsa ang mga mountaineer, antingero, magmumutya at mga bertudes sa bundok ng Banahaw. Labagman sa kalooban ni Mang Usteng na umakyat ng bundok ang kanyang anak, wala itong nagawa kung hindi sumang-ayon sa desisyon ni Betong na mahanap ang kanyang Lolo Ebok. Bago pa man sumapit ang Biyernes Santo ng pag-akyat ni Betong sa bundok ng Banahaw, pinabaunan ito ni Mang Usteng ng isang sagradong balaraw ng antingero. Naniniwala kasi ang ama ng binata na maraming nilalang ang makakasagupa nito sa gubat. Kung kaya naman, pinaalalahanan nito ang kanyang anak. Mabueno anak, yaman rin lamang na ayaw mong magpapigil sa pag-akyat sa bundok ng Banahaw. At gusto mo talagang mahanap ang Lolo Ebok mo. Eto, dalhin mo. Iyan ang sagradong balaraw ng isang antingero. Ah, kunin mo. At malaki ang maitutulong niyan sa'yo. Basta tatandaan mo anak, anuman ang iyong marinig at makita sa bundok ng Banahaw, huwag kang lilingon, huwag ka rin kikibo. At kapag may nagtangkang manakit sa'yo, saksakin mo ang lahat ng demonyong haharang sa iyong daraanan. Mapanlin lang ang mga engkanto at aswang. Huwag mong hayaang maakit ka nila. At bumalik ka kapag nakita mo ang lolo mo. Magkasunod na paliwanag ni Mang Usteng. Kaya naman, Huwebes Santo pa lang ng gabi, ganap na ikasampo, nagtungo na ang binata sa bahay ng matandang albularyo na si Mang Sinyeng.
At ayon dito, nakikita niya raw kay Betong ang determinasyon nito na makita ang taong matagal na nitong hinahanap. Makalipas pa ang ilang oras at bago pa pumutok ang liwanag sa kalangitan, binagtas nila Mang Sinyeng at Betong ang daan patungo sa isang yungib. Sa loob ng mahaba-habang lakaran, marami-rami nang nagpaparamdam sa binata, gaya ng mga kalaban na kalahating engkanto at kalahating katawan ng isang kalabaw. Gayon din ang mga baboy ramo na kasing laki ng mga kalabaw, na ayon kay Mang Sinyeng ay mga galang aswang sa gubat. Bago patuluyang magliwanag ang buong kalangitan, narating nila Betong ang yungib ng mga aswang. Halos rinig na rinig ng binata ang alingaungaw ng angil na nanggagaling sa loob ng kuweba. At tila may nagambalang mga nilalang na nananahan doon ang binata sa pagdating nito. Mas lalo namang nagulantang si Betong nang isang matanda ang lumabas sa bukana ng yungib. Mukhang ermitanyo sa haba ng buhok. Mahaba rin ang bigote. Kasabayang ng lilimahid na kuko sa daliri at paa na napakadumi. May suot rin na damit ang matanda gawa sa mga pinatuyong balat ng hayop. At medyo masangsang rin ang amoy nito. Gayunpaman, nakilala pa rin ito ng binata. Ebok! Kaibigan! Kumusta ka? Siya nga pala. May bisita ka kasama ko. Kasama ko si Betong. Ang apo mo. Matagal ka na niyang hinahanap. Kung ano-ano ng bundok ang inakyat niya, makita ka lang. Pasensya ka na, Ebok. Naawa kasi ako sa apo mo. Kinukulit-kulit niya ako, kaya dinala ko siya rito para personal kang makita. Magkasunod na paliwanag ni Mang Sinyeng. Salamat, Sinyeng. Pero sana, hindi mo na sinama dito si Betong. Alam mo namang, mapanganib ang bundok ng Banahaw. Paliwanag ni Mang Ebok. Lolo Ebok? Kayo po ba yan? Sinasabi ko na nga mabuhay pa kayo. Kasi lagi niyo po akong dinadalo sa panaginip. Gulat na paliwanag ni Betong. Betong, buhay na buhay ang lolo. Pasensya ka na kung hinabilin ko sa ama mo na patay na ako. Ang totoo niya na po, may misyon ang lolo mo para sa ikabubuti ng nakararami. Kailangan kong bantayan ang yungib ng mga aswang para hindi sila manalasa sa mga baryo ng ating lalawigan. Mahabang paliwanag ni Mang Ebok. Maya-maya pa habang nag-uusap ang maglolo, isang aswang ang lakas loob na sumalakay kay Betong. Kahit sa katirikan ng araw. Habang ang dalawang antingero at albularyo ay nanonood lang sa kung paano magagapi ng binata ang aswang na nasa kanyang harapan. Sa pag-usal nito ng palipadhangin bilang proteksyon, tumilapo ng aswang sa bawat tigalpong pinapakawalan ng binata. Kung kaya naman nang makabuelo itong si Betong, binunot niya ang balaraw na pabaon ng kanyang ama. Sa sumunod na pagsalakay ng aswang, walang habas itong inundayan ng saksak ng binata hanggang sa tuluyan itong malagutan ng hininga. Matapos ang insidenteng iyon, tila naging halang ang kaluluwa ng binata sa pagpaslang ng aswang. Sa sumunod na pangyayari, nagkatinginan ng dalawang matandang antingero na tila ba nag-uusap ang kanilang mga mata. Ayon sa mga ito, dahil sa may nagambalang mga nilalang si Betong sa kanyang pagpasok sa yungib ng mga aswang. Kung kaya nakatawag ng pansin ang malakas na angil ng mga iyon sa ibang aswang na naglipa na sa gubat. Bukod kasi sa selyado ng malalakas na orasyon, at buhay na salita ang bukana ng yungib ng mga aswang.
Wala rin kakayahan ang mga iyon na makalabas ng kuweba para manalasa sa mga baryo sa paanan ng bundok. Sa kadahilan ng masusunog ang mga nilalang na iyon kapag nagpumilit silang lumabas doon. Subalit, alam niyo bang makalipas pa ang mga taon, bumalik si Mang Ebok sa piling ng kanyang pamilya. Kung kaya naman nang maging bihasa si Betong sa paggamit ng lihim na karunungan, siya ang itinalaga ng mga antengero at albularyo na bagong hahalili sa pagbabantay sa yungib ng mga aswang. Mas marahas itong si Betong sa pagbabantay sa yungib dahil ang lahat ng aswang na nahuhuli nito sa gubat na ikinukulong nito sa kuweba ay walang habas na ginugutom ng binata. Upang sa kalaunan, ang mga nilalang na iyon ay magpatayan at sila-sila rin ang magkakainan dahil sa matinding gutom na kanilang nararanasan sa kamay ng tagapagbantay sa yungib. Walang iba kung hindi si Betong.